Hati ang reaksyon ng ilang mga political analysts sa naging sona ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kahapon. Si Antonio Contreras ay believe sa naging talumpati ng Pangulo dahil nakabase daw ito sa mga ebidensya at research. Sumentro kasi sa ekonomiya at pagbangon mula sa pandemya ang naging talumpati ng Pangulo. Basta kakabilive dito, may science eh. The research and science is always has been prominently featured, not only in agriculture, not only in the environment, but in the other areas as well. That it is evidence-based. Yan po ang tinig ni Professor Antonio Contreras, isang political analyst. Samantala po naman, komprehensibo at detalyado naman daw ang SONA ni Marcos Jr. para kay Professor Richard Haydarian. Pero yun nga lang, nakulangan siya sa mga isyong napag-usapan. Hindi kasi nabanggit sa talumpati ang tungkol sa federalismo, korupsyon, karapatang pantao at gera kontra sa droga. Bukod dito, wala din daw ang issue tungkol sa kontraktualisasyon at maging ang malawak ang issue ng transportasyon sa bansa, particular na sa Metro Manila. May continuity yung inauguration niya at saka yung SONA niya. Navigational skills dito. Na ina-avoid niya yung mga explosive, divisive issue or potentially controversial issue na pwede mag-backfire sa kanya. And focus lang siya literally on a constructive agenda. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.